guys. Thank you my YouTube channel. At salamat ulit sa mga nag-subscribe, nanood at nag-like. Ngayon sa araw na to, maiba naman. Magluluto po tayo. Magluluto po ako ng simpleng papaitan na masarap. Ito po, manood kayo. Ito nga po pala, kaninang umaga, pre-nature cooker ko na po ito para lumambot. Tapos, nilagay ko po sa rep. Kasi po, pagka po hindi nilagay muna sa rep, hindi po lulutang ang taba. Kailangan po bawasan natin ang taba ng karne. Kaya po, sa umaga ko pinakuluan, ngayon ko po siya lulutuin. 4 o'clock sa hapon. Ito po. Ang gagawin kong pong papaitan, ito po siya. Yung sa laman, tapos po, lapay, yan po siya. Tapos, atay po ng baka. Lahat po naman ito baka. Pero pag nagpapaitan po ako, dinadamihan ko po ang tuwalya. Yung ano po, yung pinaka ano. Kasi ito po, wala pong masyadong taba. Yan, yan po siya. Tapos ito po, yan, atay. Yun lang po ang dinadamihan ko. Lapay, atay, tsaka po laman, tsaka po tuwalya. Yan po. Malambot na po ito. Yan. Yan. Hiwain ko na po siya. Ganito lang po yung hiwa ko sa papaitan. Pag nagpapaitan po kasi ako, hindi po ako gumagamit ng isaw. Kasi po yung isaw, masyado pong mataba. Hindi po. Ewan yung iba po, masarap kasi po din naman yun. Kaya lang po, hindi talaga ako gumagamit ng isaw sa papaitan. Saka po pagpapaitan, huwag po masyadong maliliit ang hiwa. Ganito lang po siya. Yan. Ang hinahalo ko po kasi sa papaitan din, may pampaasim po ito eh. Naglaga na po ako ng sampalok. Tapos, ayan po yung ingredients ko. Luya, bawang, sibuyas. Tapos po, pag malapit na po maluto, nilalagyan ko na po siya ng sili. Tapos, yun pong sibuyas Tagalog. Ano po ito? Papaitang Ilocano. Ito po yung sarap din po kasi sa papaitan yung may litip. Basta kailangan nyo lang po malambutin. Malalambutin po mabuti. Ito po yung atay. Ito po naman yung puso. Okay na guys. Nagayat po na. Igigisa.
gigisa na po natin. Pag nagigisa po ako, ang inuuna ko po ay luya. Kasi para po ano, lumanit yung lasa niya sa papait. Pagka kasi yung bawang ang inuna natin, madali pong masunog yung bawang. Madali siyang mag-brown. Pag inuna natin, paglagay natin ito, bago maluto yung luya nyo, sunog na yung bawang. Yan. Yan. Ang isusunog po natin ay sibuyas. Simple lang po ito, pero masarap. Saka ang importante po talaga yung ilagay nyo sa umaga, ilagay nyo sandali sa ref para po lumutang yung taba. Huwag nyo naman po lahat tanggalin. Bawasan nyo po. Yan. Tapos, lagay na po natin ang bawang. Yan, eksakto lang po yan. Pag medyo luto na po yung bawang, sabay-sabay po silang magkakalasa. Unahin nyo ang luya, sibuyas, tapos huli-huli na po yung bawang. Yan. Huwag nyo na pong antayin na mamula ang bawang. Kasi minsan po, pag mapula yung bawang, lumalasa po sa ano yan. Ilagay nyo na po itong inyong ginayat na karne. Antayin po natin na medyo mag-isa-isa siya ng konti. Ay, itiga po ng konti ito. Mga 10 minutes. Wow! Kasama ko sa pagluluto ng papaitan. Sumabili? Sabaw yun. Doon natin ilalagay mamaya ito pagluto na. Uy! Tumatakap siya. Mamaya pa. Hindi pa no. Siya luto. Natin ang paminta. Asin. At saka po, magic sarap. Lalagay na po natin yung papait. Ang ginagamit ko pong pang-asin ay sampalo. Nilaga ko na po ito kanina. Yan. Wow! Tikman natin. Sarap na po siya. 10 minutes na lang po. Pwede na to. Later. Few inches later. Ilipat ko po siya sa mas malaking lalagyan. Yan po. Tapos, ilalagay ko na po ito. Sili.
At saka po yung Tagalog na sibuyas. Yan po. Takpan natin. 2,000 years later. Ayan guys, pwede na. Wow! Ano, masarap na siya. Okay na. Ililipat ko na siya doon sa lalagyan. A few moments later. Wow! Yan. Wala po siyang maraming taba kasi tinanggal natin yung taba. Salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo yung niluto ko. Mag-subscribe na kayo para sa susunod na mga videos. Salamat!